ABRERA na ang tagapagpagdidib ng mga napanong isyu at mga mainit na balita. Ang host, broadcaster, KBP Member, Dante ABRERA. Yes, good morning. Magandang umaga po, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Nasa ngayon po ay nakatutok sa ating programang Isyu Balita Saturday Edition. Welcome po sa ating palatuntunang Isyu Balita. Siyempre, dito lamang po yan sa ating J101.5 Big Radio. Ang himpilang may malasakit sa bayan. Mga ka-isyo, marami na naman po tayong tatalakayan ngayong araw na ito. Ha? Marami na naman po tayong mga mag-uusapang isyo. Ha? Mga isyo at mga maiinit na balita. Siyempre, ngayon po ay July 16, 2022. Ha? Ang bilis ng panahon, ano? Ang bilis ng araw, mga ka-isyo, ha? Ngayon po ay, yun, siyempre. Mamaya ng konti, pag-uusapan po natin yung pong priority ng ating Vice President. Ha? Na si Vice President Sara Duterte o kaugnay po doon sa kanyang priority, isa sa priority yung pong pagbabalik sa dating four-year course, no? Dahil ito pong K-12 ay talagang pinag-uusapan po ng ating mga kababayan. Away, ang laking tuwa po ng ating mga kababayan nung sabihin po ni Vice President Duterte na kanya pong ibabalik yung dati, ha? Alisin na po yung K-12 na talaga namang labis na nakakapagpaabala. Labis pong nakakapag pasira sa diskarte ng ating mga kababayan, ano? At yan po itatalakayin natin mamaya, isa sa ating pag-uusapan, mga ka-isyo. At bukas po ang ating mga cellphone numbers at ating po komunikasyon para po sa inyong mga reaksyon, ano? Kaugnay po rito. Dapat po magbigay po kayo ng mga komento, ha? Ano po ba yung inyong reaksyon? Kaugnay po dito. Bilang magulang, ano po ang inyong reaksyon tungkol po doon sa usaping ganito, ha? Payag po ba kayo na alisin na yung K-12 at balik na yung dati? Okay, yan po yung ating sasagutin mamaya, ho? At syempre, mga ka-isyo, antabayanan din po yung pong suspect sa yung pong pananaga diyan po sa Naga City, arestado. Ulat po yan ang ating Isyu Balita Patrol number 14, Jim Lagan, no? At isa pa po dyan ay yung sa Naga pa rin ay yung pong sinaksak na nilagari pa. Okay, antabayan lang po mamaya ng konti, mga ka-isyo, ang mga balitang yan. At alam nyo, mga ka-isyo, isa pa po sa dapat nating pag-usapan, mga ka-isyo, ay ito pong mga katulad nitong inirereklamo po ng ating mga kababayan. Yung pong mga motorsiklo at mga sasakyan na naka-open pipe, no? Labis pong nakakaabala raw
at masakit sa tenga. Totoo po yan, no? Totoo po yan. At talagang yan po ay abot-abot ang reklamo ng ating mga kababayan. O, kaya mamaya ng konti at antabayanan lang po at yan po ay ating tatalakayin, no? At syempre, yung mga issue po ngayon, o, katulad po nito, isa po sa pag-uusapan pa rin natin, vaccination site sa school, kinakasa po ng DOH. Hindi lang sa eskola, doon po sa mga matataong lugar, doon po sa mga sinasadya, yung pong mga maraming tao, para hindi daw po mahirapan ang ating mga kababayan. No? At apat na piso pong dagdag na naman sa presyo ng pandesal at tasty. O, inihihirit po yan ng isang kumpanya. Dagdag presyo po yan, no? Dagdag presyo sa pandesal at tasty. Na inihihirit po ng isang kumpanya. Ito'y kung papayagan, ano, ng DTI. At, ayun. Pero sa totoo lang, may magandang balita po tayo ngayon, ano? Ito pong rollback muli, ha? Rollback po muli sa presyo ng petrolyo. Asahan po sa susunod na linggo. Yan, magandang balita po yan. Yan po yung talagang inaabangan ng ating mga kababayan, ha? Yung pong big time rollback. Para sa ganon, mabawas-bawas na naman po ang problema ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga driver, ha? Yung mga namamasada, yung mga public utility vehicles, at syempre yung mga araw-araw pong gumagamit ng sasakyan, ano? At isa pa pong pag-uusapan pa rin po natin, itong mga benepisyo ng medical frontliners, prioridad po yan, no? Prioridad po kay Berhiri. Okay, mga ka-isyo, kami po ay magbabalik, oh. Makalipas lamang po ang ilang paalala. May problema ba ang clutch at preno ng inyong mga sasakyan? Sagot ng Princeton Brake Bonding and Clutch Relining. Matibay at tumatagal, lahat ng lining ng mga preno ay kanilang ginagawa. Tulad ng preno ng bisikleta, motorsiklo, jeep, truck, kotse at iba pa. Clutch lining ng anumang klase ng sasakyan. Ang kanilang tanggapan ay matatagpuan sa Puro Uno, Barangay Puypoy, Bay Laguna. My cellphone numbers na 0919-605-0879 at 0926-771-8940. Katabi lamang ng Isyu Balita Publications. Princeton Brake Bonding and Clutch Relining, kakampi ng inyong mga sasakyan. Nais nyo bang magpaganda ng inyong mga tahanan? At maging fresh air ang inyong kapaligiran? Narito po ang solusyon. Ang ABRERA's Garden ay tumatanggap ng landscaping. Anumang uri ng nais nyong design, sila ay nagsusupply ng anumang klase ng mga ornamental plants at mga ground cover tulad ng progress, carabao grass at iba pa. Meron din silang iba't ibang uri ng mga fruit bearings. Gumagawa din sila ng maraming grotto design, waterfalls with fish pond at marami pang iba. Tumatanggap din sila ng garden maintenance. Kaya tandaan, ABRERA's Garden para sa pagpapaganda ng inyong kapaligiran at kaibigan ng kalikasan. Ang kanilang showroom ay matatagpuan sa Barangay Puypoy, Bay Laguna. At pwede kayong tumawag sa kanilang cellphone number 0919-605-0879. ABRERA's Garden, Landscaping and Garden Maintenance, sagot sa pagpapaganda ng inyong tahanan at kaibigan ng kalikasan. Oh,
Nagbabalik ang balikang broadcaster at KBP Member DANTE ABRERA sa kanyang mga napapanong isyu at mga may init na balita. Isyu Balita. Okay, mga ka-isyo, tayo po yung nagbabalik sa ating palatuntunang isyu balita. At syempre, dito lamang po yan sa ating J101.5 Big Radio, ang himpilang may malasakit sa bayan. At ito pa rin po ang inyong lingkod, DANTE ABRERA, patuloy po sa ating paglilingkod bayan, mga ka-isyo, ha? Okay, mga ka-isyo. Mamaya ng konti ho, yung ating pong tatalakayin, yung pong reaction nyo, mga ka-isyo, ha? Doon po sa nais na ni Vice President Sara Duterte na alisin. O, alisin na po ang K-12 at balik na po sa dati. Yung pong pag-aaral ng ating mga chikiting, ha? Ating mga anak, ano po ang inyong reaksyon sa nasabing usaping yan? Okay, mga ka-isyo, vaccination sites po sa school, ikakasa po ng DOH. Oh. Sinusulong po ngayon ni Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Berhere ang paglalagay ng vaccination sites sa mga paaralan para po mapataas ang bilang ng mababakunahan at bilang paghanda sa napipintong face-to-face classes sa darating na pasukan. Bukod po sa paaralan, nais din po ni Berhere bilang pinuno rin po ng National Vaccination Operation Center na magtayo ng bakunahan sa mga puok gawaan. O, alin po yon? Yung mga factory siguro ito, ano? At yung po mga lugar na pagsamba. Ayun, yung po mga siguro sa mga simbahan, sa mga church ng born again. Siguro ito yung paglalagyan ng ano, ito po yung plano ni Berhere, no? At maging sa mga pampublikong palengke. Ito po yung mga matataong lugar, ano, na baka naman daw yung ating mga kababayan ay tinatamad lamang pumunta doon sa vaccination area, vaccination site. O ito nga naman, kapag namalingki ka, pwedeng sabay mo na yung pagpapabaksin kung gusto mong magpabaksin. Ayun. Yung iba talagang ayaw eh. Ayaw eh. Ano? Kaya ayaw po nila, eh siyempre, hindi katulad po nung sabagay, itong gagawin nila, mukhang mas mabilis po silang makahikayat. Ano? Nilinaw niya na hindi naman na gagamitin ang pagpapabakuna bilang requirements para po makapasok sa paaralan. Ayun. Ibig sabihin, kahit pala walang vaccine, kung pwedeng pumasok, ano? Pwede sa face-to-face, ano kayang paraan, ano? Lalo na po sa, ito po yung hatid niya, na may mga magulang pa na ayaw pa rin po magpabakuna ang kanilang mga anak. Ang dapat gawin umano nila, sabi po ni Berhere, sa pamahalaan ay bigyan ng
insentibo at hikayatin ang mga magulang at guardians at may tiyakin na may ligtas na kapaligiran para po sa mga bata kung saan po sila ay magpapabakuna. Samantala, sinabi pa rin po ni Berhere na tinanggap po niya ang appointment sa kanya bilang DOHOIC upang may pagpatuloy umano ang trabaho sa ahensya at ang pagkakaroon po nito ng pinuno. Samantala, tiniyak po ng Department of Trade and Industry o DTI na pag-aaralan pa ang hiling ng isang kumpanya na magdagdag ng 4 piso sa suggested retail price sa pandesal at tasty. Binunyag po ni DTI Undersecretary Roth Castillo nitong Biyernes na laging handa public briefing na nakabinbin pa ang request ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal na nasa itaas ang kanilang naitaas po ang kanilang presyo sa mga nasabing produkto. Gitna ng pagmamahal pa rin ng sangkap. O ito po yung mga dulot ng pagmamahal daw po. Yung pong pagtaas ng mga presyo ng sangkap sa paggawa nito o yung pong production cost. Sa kasalukuyan, ang ESRP po ng Pinoy Tasty ay 38.50 sa bawat 450 grams. Yun po yung nakapak, ano? Habang ang Pinoy pandesal naman po ay 23 pesos and 50 centavos sa bawat 10 piraso. Yun po mga nakapak din ito. Ito yung mga nabibili po natin sa mga groceries. Sa mga grocery. Nagawa po ng Marbe. Ayun po. Ito po yung kumpanya na nagre-request, ano? Na nais pong magtaas ng 4 piso yung pong Marbe Food Ventures. Pinaliwanag po ni Castillo na ang lahat ng mga kahilingan para po sa mga pagbabago sa iminungkahing retail fries ay dapat na maaksyonan muna bago maglabas ng bagong bulletin. Posible anyang sa susunod na mga linggo ay maisusumiti na ang kanilang rekomendasyon kay DTI Secretary Alfredo Pascual. At kapag na-aprubahan na, ay saka pa lamang po magpapalabas ng bulletin hinggil sa presyo. Okay, mas marami pa pong mga impormasyon at mga balita sa ating pagbabalik. Makalipas lamang po ang ilang pang paalala. ABRERA Chibuga Catering Services. Masarap ang pagkain at katakam-takam. Affordable at abot kaya ang halaga. Meron silang anumang klase ng utahe at dessert. Magandang servisyo. Pwedeng mag-request anumang nais mong putahe. Sila ay nagkikater sa anumang kasyo tulad ng binyagan, kasalan, bigo, birthdays, at iba pang mga okasyo. Pwede rin silang mag-package dahil kompleto sila sa mga tables, chairs, clown, balloons, at iba pa. Para sa reservation, please call at cellphone number 0920-844-7696 at hanapin lamang si Miss Minda Abrera. Ang kanilang tanggapan ay matatagpuan sa Batong Malaki, Dos Baños, Laguna. Kaya tandaan, anumang klase ng okasyon, sagot ng Abrera's Chibugan Catering Services niya. ABRERA'S Chibugan Catering Services.
DP, Roofing Services and Supply. Kaibigan, murang bakal at yerba ang hanap mo? Magandang balita, ang DP Roofing Services ay tumatanggap maging ito ay straight contract sa pagbubumong. Kumpleto rin sila sa paggawa gamit ay binder tulad ng mga sumusunod: alulod, palupo, gutter at iba pa. Ang kanilang cellphone number ay 0919-605-0879 at 0926-771-8940. Ang kanilang tanggapan ay matatagpuan sa Purok 1, Barangay Puypuy, Bay, Laguna. DP, Roofing Services and Supply. Nagbabalik ang balikang broadcaster at KBP member DANTE sa kanyang mga napaparong isyu at mga mainit na balita. Isyu Balita. Okay mga ka-isyo, ito pa rin po ang inyong lingkod, DANTE ABRERA. Babalik po tayo sa ating palatuntunang isyu balita. Dito pa rin po yan sa ating himpilan ng J101.5 Big Radio. Ang himpilang may malasakit sa bayan. Ito magandang balita mga ka-isyo. Rollback uli sa petrolyo, aasahan po sa susunod na linggo. Diba napakagandang balita yan? Dahil marami pong umaaray, mga kababayan natin, mga negosyante, lahat po ay umaaray sa ginawang pagtaas. Sunod-sunod pa naman yun, ano? Eh, pero ngayon, mga ka-isyo, magandang balita po ito. Panibagong bawas presyo po sa mga produktong petrolyo ang ipatutupad sa susunod na linggo. Batay po sa mga oil companies, magkakaroon po ng pagbaba ng 1 peso and 70 centavo hanggang 1 peso at 90 centavo. Kada litro po yan ang presyo ng diesel. Sa diesel po, yan po, 170 hanggang 190 pesos ang maaring ibaba. Habang ang gasolina naman po ay maaring mabawasan ng 4 pesos and 70 centavos hanggang 4 pesos and 90 centavos kada litro. Ha? Ayun, tuwan-tuwa ngayon yung mga gumagamit ng gasolina, no? Sapagkat mas malaki po ang i-rollback niyan. Mas malaki po ang ibabawas sa presyo ng ating gasolina. Sana naman ituloy-tuloy na rin yung pagbaba, no? Para po makarecover naman ang ating mga kababayan. Yan po ay kinumpirma ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau. At siya po ay si Director Reno Abad na posible po ang rollback sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Dahil sa umano'y mga kadahilanan tulad ng pag-lockdown po sa China at pagtaas po ng interest rate sa US at iba pang mga bansa. Nagkaroon na ng malakihang rollback sa presyo ng petrolyo o yung mga produktong petrolyo ang mga oil companies na 5 pesos and 70 centavos kada litro ng gasolina at 6 pesos and 10 centavos kada litro po ng diesel at 6 pesos and 30 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Ang
Gayon din, gayon man po, sinabi ng jeepney group na maliit lamang ang nagaganap na bawas presyo ng petrolyo kung susumahin ang sunod-sunod na pagtaas ng petrolyo sa loob po ng nagdaang 7 linggo. Ayun, ay dapat tuloy-tuloy na rin po yung pagbaba para kahit papano, maibsan naman po yung problema natin. Ano? Ayun, malaking bagay po yan para sa ating mga jeepney groups. Ano? At sa lahat po ng mga public utility vehicles na nagsiservisyo sa atin. Ano? Wala na pong dahilan para magtaas ng pamasahe ang ating mga transportasyon. Yung ating mga transport groups. Samantala mga kaisyo, binipisyo po ng medical frontliners. Prioridad po ni Berhiri. Isa sa magiging prioridad ni bagong Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Berhiri ang pagbibigay ng angkop na benepisyo sa mga medical frontliner na siyang naging isa sa problema ng nakaraang administrasyon. Sinabi po ni Berhiri na ang kapakanan ng mga medical frontliners ang isa sa tututukan niya bukod po sa pagpapalakas doon po sa COVID-19 na vaccination at pandemic response. Saan po ni Berhiri, ngunit isa po sa problema mga ka-isyo ay ang pundo na umano para sa HCWs na download po sa DOH, Centers of Health Department at naghihintay na lamang para po sa mga ospital na tumugon sa mga itinakdang requirements. The issues would really be alam niyo mga ka-isyo, ito po ay giniit niya na kailangan sumunod dito ng mga yung pong mga pinuno ng mga ospital para mailabas na ang pundo para po sa kanila. Patuloy naman po umano ang komunikasyon nila sa mga ospital na dapat tumugon dito. Mga ka-isyo, yan po ang ilan sa mga maiinit na balita at napapanong isyo ngayong araw na ito. Ngayon po ay araw ng Sabado, 16 sa buwan ng Hulyo 2022. Marami pa pong impormasyon at mga balita sa ating pagbabalik. Makalipas lamang po ang ilan pang paalala. Mga ka-isyo, may problema ba ang clutch at trino ng inyong mga sasakyan? Sagot ng Princeton Brake Banding at clutch relining. Ibay at umagagal. Lahat ng lining ng mga trino ay kanilang ginagawa. Tulad ng trino ng bisikleta, siglo, gym, ram, porsche, at sa pa. Nag-lining ng mga trino. Ang kanilang magapan ng at
0929-26-771-8940. Katabi lamang ng Isyu Balita Publications. Prince Dan, brick banding in clutch relining, kakampi ng inyong mga sasakyan. ABRERA Tribugan Catering Services. Masarap ang pagkain at katakam-takam. Affordable at abot kaya ang halaga. Meron silang anumang klase ng putahe at dessert. Magandang servisyo. Pwede mag-request anumang nais mong putahe. Sila ay nagkikater sa anumang okasyon tulad ng binyagan, kasalan, ibo, birthdays, at iba pang mga okasyon. Pwede rin silang mag-package dahil kompleto sila sa mga tables, chairs, clown, balloons, at iba pa. Para sa reservation, please call at cellphone number 0920-844-7696 at hanapin lamang si Miss Minda Abrera. Ang kanilang tanggapan ay matatagpuan sa Batong Malaki, Dos Baños, Laguna. Kaya tandaan, anumang klase ng okasyon, sagot ng Abrera's Tribugan Catering Services niya. ABRERA'S Tribugan Catering Services. ABRERA'S Tribugan. Nagbabalik ang balikang broadcaster at KBP Member DANTE sa kanyang mga napapanong isyu at mga mainit na balita. Isyu Balita. Okay, tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang Isyu Balita. At ito pa rin po ang inyong lingkod, Dante Abrera. Dito pa rin po kayo nakikinig sa ating J101.5 Big Radio, ang himpilang may malasakit sa bayan. Good morning nga pala doon sa ating mga kababayan sa iba't ibang bansa, Mandako po kayo ng mundo naroroon. Good morning po. Okay, papapasukin na po natin ang mga pag-uulat ng ating mga Isyu Balita Patrollers na patuloy pong kumakalap ng mga balita para maihatid sa atin mga ka-isyu. Mula po sa Kabikulan, suspect sa pananaga sa bayan ng Naga City, arestado. Iulat po yan sa atin ang ating Isyu Balita Patrol number 14, Jim Lagan. Jim, good morning, may humming. Dan. Yes. Arestado ang isang 39 anyos gulang na lalaki sa Naga City matapos natagain ang kanyang kainuman sa barangay Tanod. Kinilala ang suspect na si Antonio Curacito Jr. habang ang sugatang biktima ay kinilalang si Jonas Michael Renta, parehang presidente ng barangay Tiangkang sinasabing lungsod. Batay sa ulat, mula sa PNP Naga, nagkayayaan ang suspect at ang kaibigan na mag-inuman. Nagmarasing, nagkaibitan ang dalawa na umkat ang matagal nang hindi pagkakaunawaan at samaan ng loob. Muwi ang suspect at sa pagbalik ay agad na pinaga ng dalawang beses ang biktima sa noo gamit ang bitbit na itak. Agad namang nadakip ang at kasalukuyang nakakulong sa Station 5 sa Naga City. Mula po dito sa lalawigan ng Kabikulan, ito ang inyong Oragon, Kaisyo, Jim Lagan, Isyu Balita, Patrol number 14, nag-uulat para sa K101.5, Big Way Joe, ang himpilang may malasakit sa bayan. Okay, maraming salamat sa iyo, Isyu Balita, Patrol number 14, Jim Lagan, ang Oragon ng Kabikulan. Okay, tuloy-tuloy po tayo sa ating paglilingkod bayan. O, mamaya po ng konti, pahabol po natin. Ha? Si paring
Josh Onabia, para po sa kanyang pag-uulat. At mamaya, tabayanan pa rin po ang pagbabalik ng ating issue balita patrol number 14. Doon po sa kaugnayan naman, doon po sa sinaksak na, nilagari pa. Abay, matindi ang galit. Ano? At tabayanan po natin yan. Ha? Isang lalaki po ang sinaksak na, nilagari pa. Abay, sobrang galit. Ano? Alamin po natin yan mamaya sa pagbabalik ng ating uragon. Ha? Mula po sa Kabikulan. Mga ka-isyo, yung pong pinag-uusapan natin kanina, yung kaugnay po doon sa nais ni Vice President Sara Duterte na alisin na po ang K-12 at ibalik na sa dati. Ano pong masasabi nyo? Okay, mamaya ng konti, babasahin po natin yung mga reaksyon ng ating mga kababayan. Ano po yung mga reaksyon nila? O dahil kung tutuusin, ito pong ating mga mambabatas, sana naman po ay iniisip muna nila. Iniisip muna sana nilang mabuti kung ano po yung magiging reaction, magiging resulta nito. Ano pong magiging maitutulong nito sa ating sambayanan, ano? Sa ating mga kababayang mga maralita. O kasi alam nyo, ang sa totoo lang, ang mas nakakarami po sa atin ay yung pong mga ano, yung pong mga mahihirap nating kababayan. O di bali po yung mga mayayaman kahit mag-aral ng 20 taon yan. 50 taon, okay lang dahil mayayaman po yan. Kahit walang tigil na pag-aaral, okay lang eh. E doon po sa ating mga mahihirap, mga kababayan nating mahihirap, eh napaka-importante po nung 2 taon, nung 2 taong idinagdag, ano? Na dapat po ay graduate na yung ating mga estudyante, ay hindi pa. Dahil may 2 taon pang idinagdag, ano? O, kaya ito po ay labis pong ikinalungkot ng ating mga kababayan, ano? At dapat naman, kung kayo po ay gagawa ng batas, dapat po ay pag-aralan mo ng mabuti. Ano po yung magiging resulta, no? Ano po yung dapat na maging epekto nito? Ano po yung mga pwedeng maitulong nito sa ating mga kababayan? Ito ba'y makakatulong o ito ay makakaperwisyo? At sana po ay alamin kung sino-sinong pwede pong tatamaan, ano? Eh, siyempre, lagi pong tatamaan ito, yung mga mahihirap nating kababayan, ano? Siyempre, dagdag panahon, dagdag gastos, at wala naman daw pong nangyayari. Wala naman daw pong nadadagdag doon sa kaalaman ng mga estudyante. Basta pinahaba lang. Itong ito pong author nito mukhang hindi nag-isip eh. At dapat po naman sana bago natin na ito aproban yung pong iba nating mga mambabatas. Huwag naman yung kumukaibigan natin yung nagbigay ng panukala aaproban na natin kagad. Kinakailangan po pag-aralan muna nating mabuti bago po tayo sumang-ayon at bago po natin pirmahan ang nasabing batas. O kaya dapat po ay pag-aralan, pag-usapan kung ano po yung dapat. Kung dapat ba o hindi. At kung sakali, ay dapat po ay dapat po hindi karaka-raka na ginagawa ito. Okay mga ka-isyo, kami po ay magbabalik makalimpas lamang po ang ilang pampaalala.
bang magpaganda ng inyong mga tahanan at maging fresh air ang inyong kapaligiran? Narito po ang solusyon. Ang ABRERA's Garden ay tumatanggap ng landscaping. Anumang uri ng nais nyong design, sila ay nagsusupply ng anumang klase ng mga ornamental plants at mga ground cover tulad ng progress, carabao grass at iba pa. Meron din silang iba't ibang uri ng mga fruit bearings. Gumagawa din sila ng maraming grotto design, waterfalls with fish pond at marami pang iba. Tumatanggap din sila ng garden maintenance. Kaya tandaan, ABRERA's Garden para sa pagpapaganda ng inyong kapaligiran at kaibigan ng kalikasan. Ang kanilang showroom ay matatagpuan sa Barangay Poypoy, Bay, Laguna. At pwede kayong tumawag sa kanilang cellphone number 0919-605-0879. ABRERA's Garden, Landscaping and Garden Maintenance, sagot sa pagpapaganda ng inyong tahanan at kaibigan ng kalikasan. Mga ka-isyo, may problema ba ang clutch at preno ng inyong mga sasakyan? Sagot ng Princeton Brake Banding and Clutch Pre-Lining. Matibay at tumatagal, lahat ng lining ng mga preno ay kanilang ginagawa. Tulad ng preno ng bisikleta, motorsiklo, jeep, truck, kotse at iba pa. Clutch lining ng anumang klase ng sasakyan. Ang kanilang tanggapan ay matatagpuan sa Purok 1, Barangay Puypoy, Bay, Laguna. May cellphone numbers na 0919-605-0879 at 0926-771-8940. Katabi lamang ng Isyu Balita Publications. Princeton Brake Banding and Clutch Relining, kakampi ng inyong mga sasakyan. Balita. Okay mga ka-isyo, tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang Isyu Balita. At syempre dito lamang po yan sa ating J101.5 Big Radio. Ang himpilang may malasakit sa bayan. Mga ka-isyo, ihabol po natin ang balita mula sa ating Isyu Balita Patrol number 3 na kasama po ngayon sa pagtatanim ng citronella sa barangay San Marcelino sa bayan po ng General Nacar sa lalawigan po ng Quezon. Ang tabayanan po natin ang pag-uulat na yan ng ating Isyu Balita Patrol number 3. Ang pinakamagandang lalaki sa balat ng Bohol. Walang iba kundi si paring Jess Onabia. Nandiyan na ba? Okay. Mga ka-isyo, antabayanan na po natin ang pag-uulat ng ating Isyu Balita Patrol number 3. Si paring Jess Onabia. Parang Jess, good morning. Go ahead. Parang, good morning. Yes, good morning. Ang patrol number 3, kasama sa pagtatanim ng citronella sa barangay San Marcelino, bayan ng General Nacar, Quezon Province. Ang samahan ng mag-aaral ng Pilipinas and competed ay nagtuturo sa samahan ng UFAS o Organic Farmers Special Pork Association. Ang citronella oil, ito ang sangkapan sa paggawa ng off lotion at sabon at pangbanyos ng mga masasakit na katawan. Kaya tuwang-tuwa ang UFAS
na ang samang magsasaka ay nagpapatanim ng sitinela. Gawa ng sa barangay San Marcelino, napakalaking lupain pero walang nakatanim kundi puro palahit lang. Kaya magpapasalamat sila sa samang magsasaka at magaganda ng Pilipinas dahil gawa ng kahit paano ay kikita sila ng maganda. Pare, ang bilihan ngayon sa sitrunila, ang isang kilo ay 5 piso. Ngayon, sa ikang puno ng sitrunila ay sa loob ng 3 buwan ay tumitimbang ng 4 o 5 kilo sa isang puno. Kaya sa isang ektarya ay nakapagtanim ng 100 puno na sitrunila, i-multiply na lang ng 5 pesos times 5, kaya malaki kikitain. Kaya tungtua ang samahan ng mga upas, association, ay gawa ng kailangan talaga ang sitrunila. Gawa ng sa daming lamok ngayon pare, at saka yun ay napakaraming gamit. Ang sitrunila ba? Yung, ito ba yung parang ano, yung parang tanlad kung tawagin? Oo oh, pare, parang tanlad. Yung pula ang kanyang katawan. Ah, yung ginagawang katol. Tama ba? Yung, isang sangkap. Isang sangkap isa din, sa paggawa ng katol? Isa din pare, gawang katol. At mga insekto ay talaga sila may ay natatakot sa amoy ng sitinila. Kaya maraming gamit ang sitinila. Sa pagdating sa pesticide, eh gamit din yan. Yan ang ginagamit ng samang magsasakit. Mga Pilipinas para itaboy ang mga insekto na dumadapot sa mga halaman. Okay. Ay, mga ilang ektarya na ang nataniman dyan, Farnges? Pare, ang prospect po, ang prospect na pagtatanim namin dito sa barangay San Marcelino sa Gilnacar, minsan ng season, ay 4 na ektarya. Sa ngayon ay itong kalating ektarya ay ito isaan kasi napakahirap kumuha ng panan nito. Gawa ng may pumasok sa amin na isang grupo na galing Bicol, eh, ang binta nila sa isang puno, isang stick o isang puno ay nagkahalaga ng 25 pesos. Eh, ang samahan ng upas, eh, wala namang pera na pambili ng ganyang puno na sa kanila, kaya nag-umpisa kami pagtatanim ng paunti-unti hanggang mabuo ang 4 na ektarya. Wow, okay. Good luck, parang Jess. At sana mas marami pa kayong maitanim dyan at para mas marami ang makinabang ng mga taga-Rian, ano? Tama pare, kasi talaga ipinapokus ng ating battle number 3 pagdating sa organic na pamaraan, kasama na ito na ang sitinila i-refine, kukunin na yung langis at yung pinagkukunan naman yung wala ng langis, yun naman ay gagawin compost para gagamitin naman sa organic fertilizer. No, yun, maganda yan. At least walang tapon, ano? Walang tapon pare, at marami pang magiging o magkaroon ng trabaho sa barangay San Marcelino. Gawa ng alam mo naman buhay na sa kabundukan ay talaga na may kung sabagay kabisado na natin yan ang buhay na kung kakatuka. Kung sabaga ba, eh, lalo pag tag-ulan, problema, technical problema, alam naman buhay natin sa atin ng mga mahirap, eh talagang ito na sabi ko sa kanila, ito ng pamaraan, kung tag-ulan, itong gagawin natin, pag tag-init, ito magagawin natin. Kaya napakaganda ang area ng San Marcelino sa barangay San Marcelino sa Anakar, gawa ng nasa tabi ng dagat. Kung halimbawa ay malakas ang alon o tag-ulan ay hindi makapag pangisda ang mga ating mga kababayan dito, kaya focus naman sa lupa para maglinis, para pagdating ng huminto ng kasagsagan ng ulan ay pwede na magtanim naman ng sitrunila. At hindi lang yan parang Jess, ang alam ko ang sitrunila ay kasama rin yan sa mga herbal medicine, ano? Tama pare, kasi ito nga sinasabi ko kanina na itong sitrunila oil
ay yan ay ginagamit sa sangkap ng paggawa ng oplosyon at saka yung sa katunga at saka sa sabon. Mm-hmm. Ito pa rin ay napakabilis lang dumami. Napakayabong-yabong pa ang kanyang puno. Kaya sa isang puno ay tumitimbang ng 4 o 5 kilo. Ang presyo sa isang kilo ay nasa 5 piso. Kaya kumikita ng isang puno ng 25 pesos, i-multiply natin sa 100 puno. 100,000 puno. Ayun. Oo. Pero ibig sabihin parang Jess, yung bang puno niyan, anong wala nang tinatanggal? Pagka binunot, antimano, yun na yung titimbangin. Pare. Lupa lang ang mawawala, dapat ipapagpag lang, ano? O tatanggalin ba yung mga ugat? Pare, ganito ang paggawa niyan, ay bago mo siya bunutin, tabasin o karetin mo muna para bang nagkarit ng palay. Hmm. Ibig sabihin, maiiwan yung puno. Yung puno naman, tutubo ulit yun. Okay. So, ibig sabihin, hindi kasama sa timbang yung dahon. Yung puno lang ang kailangan. Hindi pare. Ang puno ang hindi kasama sa timbang. Ang dahon lang ang kasama sa timbang. Mula dito sa may isang danggal mula sa puno, yung nakuha, yun ang nabibili. Okay. So, dahon lang, ano? Tama yung sinabi mo. Pagka ginapas o kinarit yun, pinutol yung dahon iniipon at yun yung tinitimbang. Tama? Tama pa rin. Ayun, okay. So, at yun naman ay isasalang naman sa lutuan, ang patong number 3 din ang magsasalang gawa ng ang ating patong number 3 ay alam mo naman na mahilig sa mga ganyang bagay kaya siya din, o ang samang magsasaka din ang magpupokus o gagawa ng lutuan ng sitro nila. Ayun, okay. Oo, inventor ka kasi eh. Kaya marami kang na natutulungan tao. Malaking bagay yan, parang Jess. At mabuhay ka. Pare, ito ay bigay sa ating ama. Ang aking natuklasan o aking kaalaman. Kaya ating ituro sa ating mga kababayan para bago man lahat tayo alam man, at least may maiwanan tayo na magandang higain sa mga magsasaka na katulad ko. Okay. Pare Jess, maraming salamat sa iyo. Pare, maraming salamat. Wala ka na bang babatiin? Babatiin ko ba? Pare, makalimutan. Babatiin ko dito pa rin lahat ng mga kasama dito ngayon sa Dakar. Ang lahat ng membro ng OPAS at kasama ka na rin. Ituloy lang mga kasaka, tuloy-tuloy lang tayo. Diretso lang tayo para sa ating kinabukas, lalo sa ating mga anak hanggang sa apuhan. Yan lamang po ang aking maiulat mula rito sa labas ng pilang. Itong inyong presyo, gwapong-gwapo ko noon di pa usong tao sa probinsya ng Bohol, Jess Unabia, nag-uulat sa G1.5 Big Radio, ang pilang may mga sakit sa bayan. Okay, maraming salamat sa iyo, Isyu Balita, Patrol number 3. Ang pinakamagandang lalaki sa balat ng Bohol, walang iba kundi si paring Jess Unabia. Nang hindi pa nga lang daw po uso ang tao, ayan. Eh, pinakamagandang lalaki. Kaya lang ngayon, uso na ang tao, kaya marami na ring magagandang lalaki, ha. hindi lang ikaw, paring Jess. Marami na kayo. Andiyan pa si paring Jess Hoga, si paring Jess Hogas. Ha? Kaya marami na kayo, ha? Okay. Okay, mga ka-issue, tuloy-tuloy po tayo sa ating paglilingkod bayan. Basahin na po natin yung mga reaction, ha? Mula po sa ating mga kababayan. Sabi po ni Miss Ana Malyare, dapat lang pong ibalik na sa dati kasi malaking kawalan po para sa aming mga mahihirap. Abala, gastos at sobrang haba ng panahon.
Okay, maraming salamat po, Miss Ana Malyare, sa inyong reaksyon. Aha. At mula naman po kay Mr. Boy Alonso, sabi po niya, sana nga po alisin na ang K-12 na yan. May mga anak po kasi ako na tinamad ng mag-aral dahil sa haba ng panahon. Ayun. Okay, maraming salamat po Mr. Boy Alonso sa inyong sa inyong pong reaksyon, ano? Okay, pababalikin po natin ang ating Isyu Balita Patrol number 14. O, kaugnay naman po dito, ha? Sanaga pa rin po ito. Sinaksak na, nilagari pa. Okay, Jem, go ahead. Good morning ulit, Sir Dan. Sinaksak at nilagari ang isang maintorsonyos na laki matapos na pagbintangan, nagsumbong sa tunay na asawa ng kinakasama ng suspect sa barangay Bagumbay. Sur, nagatisi ka marinisu. Ayon sa mga pulis, takong alas 9.50 ng gabi, nang bigla na lamang sigurin, kumprontahin sa kasinaksak gamit ang kutsilyo ng suspect na si Rolly Bubare, 24 anyos, residente ng Minalabak at kasalukuyang nanirahan sa nasabing barangay. Ang biktimang si Emar Madera, residente ng barangay Pakul, Naga City, na noon ay nakatayo lamang sa may bahay ng ina, Keborak. Hindi pa natapos at nilagari pa ng bahagya ang leeg ng biktima. Ayon sa investigasyon, pinagbintangan ito na nagsumbong sa tunay na asawa ng 45 anyos na babae na kalab Abrera ng suspect, kaya sila natuntun ng orihinal na asawa nito. Kasalukuyang ginagamot ang biktima sa ospital habang nagpapatuloy ang investigasyon, samantala patuloy pa rin ang paghahanap sa suspect. Mula po rito sa lalawigan ng Kabikulan, ito ang inyong Oragon. Kaiso, Jim Lagan, Isyu Balita, Patrol number 14, nagulat para sa J101.5, Big Wave, ang hindi lang may malasakit sa bayan. Okay, maraming salamat sa iyo, Isyu Balita, Patrol number 14, Jim Lagan. Mula po sa Kabikulan, ang ating Uragon ng Kabikulan, Jim Lagan. Okay, mga ka-isyo. Aha. Doon po sa sinasabi natin, yung tungkol po doon sa K-12 na tututukan ni Vice President Sara Duterte, eh, alam mo, dami pong natutuwa. Dami pong natutuwa ng mga magulang ng mga estudyante. Ha? Kasi sa totoo lang po, wala naman daw pong naidudulot na maganda at wala naman pong advantage na nakukuha doon po sa pinalawig na 2 taon. Alam nyo, sa isang mahirap na pamilya, mga ka-isyo, sa isang mahirap na magulang at estudyante, ang 2 taon po ay napakatagal niyan. Napakahabang panahon po niyan para sa kanila. Eh sa totoo lang, yung pong monthly tuition, mga monthly tuition na lang at yung gastusin, eh sa totoo lang, kahit isang buwan lang talagang umaaray na sila eh. Yung pa kayang 24 na buwan na
talaga pong kahit papaano ay pinahihirapan ang ating mga kababayan. Kaya maraming salamat po sa iyo, Vice President Sara Duterte, sapagkat malaking bagay po yung inyong ginagawa. Malaking bagay po na maibalik natin sa dati at alisin na po yung K-12 na yan. Dahil yan naman po ay talagang kagustuhan lamang po yan ng ilang mga mayayaman. At yung pong may panukala po niyan ay talagang hindi siguro nag-isip. Ano? Okay, mga ka-isyo, pakinggan po natin ang mensahe ng ating pastor para po sa ating spiritual message, ano? Okay. Pastor, magandang umaga po. Go ahead po. Magandang umaga po, Sir Dante, at sa inyo pong himpilan at sa atin pong mga tagapakinig, mga taga-subaybay, salamat sa programang ito at sa oportunidad. Okay, ano pong mensahe natin ngayon, Pastor? Sa ngayong umaga po ay talakayin naman natin ang kahalagahan ng tinatawag na pagkakaroon ng sapat na relasyon sa ating Diyos o sa ating Panginoon. Alam niyo po, kung mayroon man po tayong kaalaman at kakayahan na sisiya sa atin pa ang Biblia, ang tinatawag sa Juan 3:16, ito yung puso, no, ng Biblia na kung saan ay makikita, mababasa, mapapakinggan po natin ang Juan 3:16 na nagsasabi, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life." Napaka-familiar po na versikulo ang atin pong talakayan ngayon. Pero ang unang tanong sa ating mga kaibigan at tagapakinig, naranasan mo na ba ang pagmamahal ng Diyos? Naranasan mo rin ba na mahalin ang Diyos? Pangatlong tanong, natanggap mo na ba ang regalo ng Diyos? So sa mga katanungan na yan, napakahalaga na kung saan, sa buhay natin ngayon, masasabi natin na padagdag ng padagdag ang kriminalidad sa ating lipunan. Na pabata at mapabata ang tinatawag nating pagkakaroon ng kaalaman sa larangan ng bisyo, sa larangan ng mga imoralidad. Ha? So ngayon, ang masasabi natin, ang Panginoong Diyos pa rin ang naghahanap ng paraan na ang isang tao, ang tao man sa lipunan, sa kabila ng kasalanan, ay may pagkakataon pa rin na magpakumbaba ng sarili, humingi ng kapatawaran, manampalataya sa Panginoon at tanggapin siya bilang kanyang tagapagligtas. Alam niyo po, ang pagmamahal ng Diyos na pahayag na mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas. Mahal tayo ng Diyos. Bagkos ang tao ay sinasaraduhan ito. Instead na buksan ang puso sa Diyos, sarado pa rin ang puso para tanggapin ang Diyos, para tanggapin ang katotohanan na salita ng Diyos. So ngayon, masasabi natin na ang kalaban natin dito, mga kapatid kaibigan, ang labanan dito, mga kapatid kaibigan, hindi lamang mga kung anong programa, anong aktibidad. Ngunit ang pinaka-laban natin dito, kalaban natin dito, mga kapatid, kaibigan, ay spiritual. Ang labanan dito ay spiritual. So ibig sabihin, kailangan nating ilapit ang ating sarili sa ating dakilang tagapagligtas at tagapaglikha. So mga kapatid, kaibigan, ano man ang estado mo sa buhay, kailangan mo ng Panginoon. Marangya ka man o mahirap, may tinapusan man o wala, normal na tao lang sa lipunan, pero kailangan mo ang Panginoon. Mga kapatid, kaibigan, salamat sa programang ito. Ito na ang pagkakataon. Alam niyo po, sa dinami-dami na ngayon na pinapahayag ng Panginoon sa ating kapaligiran, mamamangha tayo sa mga nangyayari. Bakit nangyari ito? Yun ang mga katanungan.
paano ito nangyari? Sino ang may gawa nito? So marami ang mga katanungan na ang kasagutan ay nasa salita na ng Panginoon. Bilang paghahanda, no? Bilang paghahanda sa ating mga kaibigan, kapatid, alam niyo po ang kamatayan ay umaabot sa punto na kahit sino po ay maaring gawin. At maaring ang isang tao, pagdating sa punto na parang wala na siyang lalapitan pa, wala nang masasabi natin na pag-asa sa buhay, ang pinakadesisyon niya sa buhay ay ang magpakamatay. Nakaraan lang, nabalitaan naman natin. Nagpakamatay isa sa kilala natin. Pero anong kadahilanan? Stress o depression sa buhay? Yung parang wala nang pag-asa ba? Pero ngayon, ito po ang masasabi ko. Kapatid, kaibigan, may pag-asa ka. Kailangan mo lang ang lumapit sa Panginoon. Mahal ka ng Panginoon, isuko mong sarili mo sa Panginoon para sa iyong kaligtasan at bagong buhay. Maraming salamat po sa araw na ito. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos Ama, salamat po sa programang ito, sa panguna po ni Sir Dante. Salamat sa himpilan. Salamat sa mga taga-subaybay at taga-pakinig na patuloy na maibahagi ang iyong dakilang salita. Salamat din sa Advisory Council na bumubuo sa larangan, Panginoon, ng community service. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Maraming salamat. Papuri sa inyong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Maraming salamat, Sir Dante. God bless you all. Okay. Maraming salamat din po, Pastor. At yun, mabuhay po kayo at pagpalaan ng Diyos. God bless po. Amen. Amen. Okay. Okay, mga ka-isyo, narinig po natin ang mensahe. Ang tinig po ni Pastor Renante Villanueva. Alam niyo, napakalaking bagay po. Nabibless po tayo, ha? Pag nakakarinig po tayo ng mga ganun, ha? Marami po kasi ang mga kababayan natin na minsan ay nakakalimot na doon po sa, ano, sa ating Panginoon. Eh, ito po ay pagpapaalala, ano? Okay, bago po tayo magpaalam, binabati po natin at good morning po. Sabi po ni Pastor Marvin Bertosio, good morning, God bless morning po Kuya Dante. Yan. Kuya, ano ito? Kuya, salamat po. Sala po. Iyon. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-subaybay. At siyempre, good morning din po kay Miss Katrina Pagara Victorino. Ayun. Kumusta ka na, Miss Victorino? Good morning. Sabi po niya, good morning, Pilipinas. Good morning, mga ka-issuehan. O, ka-issue at balita. And Sir Dante. Yun. Good morning din po, eh. At mula naman po kay Mr. Jesus Junior Onabia, maganda umaga. Buhay magsasaka sa buong bansa. Okay. Maraming salamat po sa inyong lahat. At maraming salamat po sa lahat ng inyong mga patuloy na pag-subaybay at pagtitiwala sa ating programa. Good morning po. Good morning. Ito po ang inyong likod, Dante Abrera. Kami po ay pansamantalang nagpapaalam. Kami po ay magbabalik sa susunod na Sabado sa ating palatuntunang Isyu Balita. Dito pa rin po yan sa J101.5 Big Radio, ang himpilang may malasakit sa bayan. Maraming salamat po. Patnubayan po kayo ng puong may kapal. Bye-bye!